Hello mga kulets! Welcome back sa akin channel. So dito na nga tayo mga kulets sa Edna's Pasalubong. Kung naghahanap kayo ng mga gusto nyo ipasalubong, dito lang, hindi nyo na kailangan lumayo. Dito lang yan sa Robinson's Galleria South. At ito na yung signature na Crispy Okoy ng Laguna. Mabibili nyo yan dito sa Edna's Pasalubong. Lahat na nangahanapin nyo, mga peanut brittle ng Baguio, strawberry jam, garlic peanut, pati yung mga dried mango ng Cebu, nandito na. Lahat mga kulets, kumpleto na dito. Wala na kayong hahanapin pang iba. At saka mura lang ang pagbebenta nila, kaya talagang mabubudol kayo dito mga kulets. Yan, no? Ang dami at bago lagi ang kanilang mga stocks. Ito na nga mga kulets, nabudol na nga tayo. Ultimo si Papa, nabudol na rin ni Aling Edna dahil sa Edna's Pasalubong, nandyan namin nabibili yung mga paborito namin, fish cracker, chicharong may laman, ang crispy okoy na talaga mga paborito namin. So tara na mga kulets sa Edna's Pasalubong. Arat na sa Edna's Pasalubong dahil sulit talaga. Hello mga kulets! Welcome back sa aking channel! Yes! Ang ganda na ating panahon ngayon, o. It's raining in Manila, di ka ba nilalamig? Diba? Yan. Ay, naku, pasensya na kayo. So, ano man mga nakasabit dyan, hiyaan nyo na lang. Ang tawag dito mga kulets kasi umuulan. So, dito may tabing yan. Simula pa to kagabi. Ano daw dito? Red alert. Red alert. Basta yung NDD. RMMC ba yan? Buti pa siya nakakaalala. Hindi katulad ng jowa mo. Ay, charot. Yun, nag-message. Red dito sa Laguna. Simula kagabi pa yan hanggang ngayon. So, umuulan pa rin. Yun. May bagyo na kasi. Pangalan pala, Agahon ba yun? Agaton. Hindi. Agaton ba? Basta letter A kasi nag-start ulit, no? So, bagyo season na, pero feeling ko after nito, mainit na naman. So, tuloy-tuloy na ba? So, ano na bang gusto nyo mga kulets? No. Anong gusto nyo? Cold brew or hot brew coffee? Pili kayo. Ito na nga mga kulets, itong Foss Coffee dito sa Robinson's Galleria South sa 3rd level, ang example ng sinasabi ko sa inyo sa mga ginawa nating mga iced coffee, sa basic ingredients na instant coffee, ang gamit lang nila coffee press, wala silang coffee machine, pero marami silang mga nagawang flavor sa frap at saka sa cold brew nila. Nagsimula silang mag-start ng business sa murang halaga, 109 pesos, buy one take one na yan for 12 ounce. Tapos tinaray namin ang kanilang signature na bestseller na French Vanilla Iced Coffee. Ayan ang mga kulets. So nakita nyo ba yung nakita namin doon na bagong maliit or pop-up na coffee shop doon sa may Robinson's Galleria South? Ano siya? Foss Coffee, yun ang pangalan niya. Feeling ko ano sila, mag-partner. Kasi ano, yung babae alam niya yung lahat nung ginagawa niya mga flavor ng coffee. So, kung makikita nyo doon sa video natin, coffee press lang yung gamit nila. Wala silang coffee machine. Kasi nga, nag-start pa lang sila. Pero, okay yung mga kape nila mga kulets. Marami na rin bumibili. Kasi mura lang, di ba? So, sabi sa inyo eh, sa instant coffee, pwede na kayong mag-start ng maliit na coffee shop business, di ba? Pwede kayong gumawa ng cold brew frap. Yan, ang kanila meron silang frap at saka cold brew. Tapos, syempre, panghatak ng marketing, meron silang promo na 109 pesos, buy one, take one for 12 ounces. Kahit frap or kahit cold brew pa yan. Basta, same flavor lang yung pipiliin nyo. Yun, mga kulets. So, tinaray namin, ang cute ng 12 ounces na cup nila, di ba? Masarap siya. Yung signature nila dun sa iced coffee nila or yung cold brew is yung French vanilla. Marami silang mga flavors, mga kulets. So, talagang ang i-invest nyo lang, halimbawa, magkukuhunan kayo ng 5,000 pesos sa maliit nyong coffee shop business. Mag-invest lang talaga muna kayo sa mga syrup at saka yung mga chocolate, ganyan, strawberry, yan. Tsaka sa mga chocolate chips para sa inyong frap at saka whipping cream. Kasi cold press lang, pwede na yon sa start nyo para sa inyong brewed coffee.
Tapos, milk, mga ganyan. Tapos sa plastic cups, yun lang. Doon talaga kayo muna mag-invest. So, sa 5,000, pwede na kasi pwede kayong mag-start, di ba? Sabi ko sa inyo. Ang gamit namin, cafe puro para doon sa brewed coffee. Tapos, meron din kaming coffee press. So, okay na yun, mga kulets. Magkano lang ba isang lata nung cafe puro? Wala pa ata, ano eh. 300 plus po or 200 plus. So, hindi nyo naman agad mauubos yun. Kasi sa isang size ng cup, magkano ilang teaspoon or tablespoon lang naman, mga kulets, diba? So, marami pa rin kayong magagawa. Sa whipped cream lang kayo, medyo mapapamahal at saka sa mga syrup. Pero kung gusto nyo, meron naman tayong mabibili sa Shopee na medyo mura, or kung meron kayong alam na bultuhan, yan, doon kayo umorder, mga kulets. So, itry nyo na. Ang ano yan, eh, trial and error tayo talaga sa mga flavor ng ating mga coffee. Mapahat, frap, or cold brew coffee pa yan, di ba, mga kulets? Habit. Pwede kayong mag-combine. Pwede nyong ang tawag dyan, loading na naman, mga kulets. Pwede nyong pagganahin ang iyong imagination sa pagtitimpla ng mga flavors ng kape. Di ba? Nasa sa inyo yan. So, pwede kayong magkaroon ng sarili nyong signature coffee na kayo lang ang meron. Pwede yan, mga kulets. So, yan ang kailangan nyong hanapin at suriin sa inyong mga di ba, mga kulets? So, maulan pa rin dahil signal number 2 dito sa Laguna. Yan. So, ingat-ingat tayo, mga kulets. Huwag muna kayong maglalabas pag ganitong tag-ulan. Huwag muna kayong magbabiyahe, lalo na doon sa may mga sasakyan kasi kalimitan, baha ang daan, lalo na sa Maynila. So, see you tomorrow, mga kulets. Paalam!